alas 4 ng umaga. Itong sentro ni Tropical Depression Neneng, huling namataan sa layong 1,015 kilometers silangan ng dulong Hilagang Luzon. Ito ay may taglay lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Makikita natin dito sa ating satellite images, itong mga kaulapan na dala ni, o yung trough ng kaulapan na dala ni Neneng ay umaabot sa bahagi ng Quezon Province, dito sa Bicol Region, sa Biliran, Samar Provinces, pati na rin sa ilang bahagi ng Mimaropa, particular na sa Marinduque at Romblon. Asahan natin, ngayong umaga pa lang, may mga kaulapan na tayo and kalat-kalat na pag-ulan throughout the day. Samantala, may binomonitor rin tayo isa pang bagyo o tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa layong 405 kilometers Hilagang Kanluran ng Pag-asa Island, Palawan. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Kasalukuyan naman itong gumagalaw pahilaga Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito namang yung kaulapan naman na dala nitong bagyo o yung trough or extension nitong bagyo ang nakakaapekto sa bahagi naman ng Palawan. Kaya same conditions, cloudy skies ang ating asahan ngayong umaga na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat throughout the day. Samantala dito sa Metro Manila and the rest of the country ay mainit at malinsangang panahon ang ating mararanasan maliban na lamang sa mga tsansa ng panandaliang buhos ng ulan na dala ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Dito sa Metro Manila area at sa ilang bahagi ng Calabar Zone ngayong umaga pa lang, asahan na natin may thunderstorm activity na tayo, ngunit panandalian lamang ang mga pag-ulan na ito. And asahan natin na by tanghali ay mag-clear up na ang mga kaulapan na ito, ngunit mamayang hapon hanggang sa gabi, asahan na ulit natin yung posibilidad ng thunderstorm activity na magdadala ng mga panandaliang pag-ulan. Ano nga bang ating inasahan sa magiging galaw at lakas ni Bagyong Neneng? For the next 24 hours, asahan natin na magpapatuloy itong general west-southwestward na paggalaw ni Neneng at bukas asahan natin magiging generally westward yung galaw nito. And pagdating ng Linggo, asahan na natin yung magbabago yung direction nito pa west-northwestward naman patungo dito sa extreme northern Luzon or sa dulong Hilagang Luzon. And inaasahan natin yung ating landfall scenario ay posibleng mag-landfall or mag-close approach itong si Neneng sa bahagi ng Batanes or Babuyan Islands. Kaya sa ating mga kababayan sa Northern Luzon area, maghanda tayo sa mga posibleng malalakas na hangin at ulan na dala ni Neneng. Inaasahan na rin natin na posibleng lalakas pa si Tropical Depression Neneng into a Tropical Storm category bago by Saturday, so bukas asahan na natin posibleng nasa tropical storm category na to, and as early as mamayang umaga or mamayang hapon posibleng magtasa tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 sa mga silangan lalawigan dito sa Hilagang Luzon. And hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng further intensification as it approaches itong extreme northern Luzon area. Kasi inaasahan natin, favorable itong conditions na kung nasaan pong papunta, kung saan papunta itong si Bagyong Neneng. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, dahil sa patuloy na pag-iral nitong northeasterly surface wind flow, may nakataas pa rin tayong gale warning sa mga dagat baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Kaya sa ating mga kababayang mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa nabanggit na lugar, huwag po muna tayong pumalaot dahil inaasahan natin magpapatuloy itong maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Ano nga bang ating inaasahan sa epekto nitong si Bagyong Neneng? Asahan natin as early as bukas, asahan natin itong mga malalakas na ulan na dala ni Neneng, particular na sa Northern Luzon area. And as early as mamayang umaga or mamayang hapon, posibleng magtasa tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 sa mga silangan lalawigan ng Northern Luzon. And yung pinakamataas na wind signal na pwede nating i-issue ay tropical cyclone wind signal number 2 dahil posible pa nga itong umabot into a tropical storm category. Kayo mantabay sa mga future tropical cyclone bulletins na i-release ng Pag-asa tungkol kay Bagyong Neneng.